Sunday service. Pero ando na ang nasa isip ko na lang is pahala na ang Lord. Ang pupuntahan naman namin is gawain ng Lord. Kaya alam ko na siya yung magbibigay. Kaya ando na nagtatayo ako sa Lord kasi kung iisipin ko mula noon na parang pakunti pa lang yung absent ko dito at ang Lord talaga yung nagpo-provide na sasakyan ang pamasahe. Ganun. Tapos ay hindi niya talaga inahiyang hindi tayo makatayin sa gawain. Basta desire ng puso natin na yun na pumunta sa gawain niya. Ando na pagkaya at tiwala sa kanya. Siya talaga yung magpo-provide ng lahat ng pangailangan natin papunta sa gawain niya, diba? At ayun na, yun pa yung sinabi ni Pastora ng isang linggo na ang sabi sa ako daw yung giving. Tapos ang sabi sa akin, Pastora, is, ipag-pray ko daw sa Lord na talagang dapat grabe yung yung mali-testimony ko about giving. At ayun nga na, itong nung minsan lang ngayong linggo, nagtitake ako sa Lord kasi talagang hindi niya hinayaan walang blessing niya ipagkakalog sa akin. At ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nga meron na ang Lord na ginamit para ayun, meron na ako pang-giving ngayon. At saka ayun na, magbigay tayo sa mga oras na to kasi mas doble pa nga yung bibigay ng Lord na sa itinanim natin, nandun na 60-click na tumapo pa yung pagkakalog ng Lord na blessing sa atin ngayon. Ayun, sa Lord, umataas sa pag-alag. Okay, praise God. Tayo yan, napupuno ng pag-asa dahil sa ating pagsunod sa ating Diyos. May pangako ang Diyos. Amen? Sa lahat ng ating ginagawang pagtuon, pagsunod sa Kanya, makikita natin ang Diyos na dinagawa. Amen? So sige, ating ipanalangin ang lahat ng ating mga ikapunado. Dakilang Diyos sa pangbanal. Wala kaming asawa magpasalamat sa iyo sapagkat napakadami mong biyaya na aming tinatanggap. Tunay nga po, O Diyos, na tapat ka sa aming buhay. Kaya nais namin, O Lord, na maging tapat din kami sa iyo sapagkat ito yung utos mo, ilang susi upang kami lalong pagpalain at tinatang proteksyonan sa bawat araw ng aming buhay. Kaya Lord, lahat ng mga nakamalan dito na nagkaloob ng buong ikapotan to, pagpalain mo po sila ng lubos, O Diyos, magigit pa sa kanilang inaasahan. Yes, Lord, patuloy na ang mga salapit ng tulay ko rin patuloy na rin pinaglilinisan ng Lord Jesus Christ. Dinededicate sa iyo, O Diyos, upang magamit para sa iyong gawain sa lugar na ito. At Lord, I declare na lahat ng nandito, Lord God, ay ma-amaze doon sa pag-asa na kailang tinanggap mula sa iyo. At sa araw ng linggo, marami pa silang ipapatuto patungkol sa biyayang tinanggap nila mula sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, to you, the highest Lord, in Jesus Christ, name, everybody say, Amen! Amen! Okay, so, let's go tayo sa ating susunod na gawain ng ating banal na hapunan. Ito, isa pang nice ng Diyos sa ating naging aalalahanin. Amen? Sapagkat ito rin ang gusto ng Diyos na gawin natin. Amen? So, ating ipag-pray para naman gagamitin natin instrument. Yes, Father God, in heaven, salamat sa minsan pa, Lord, sa oras na ito. Alalahanin ang namin ng banal na hapunan. O Diyos, sa lahat ng ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga pinapay na ito na nagsisimbolo na yung katawan at balibay na hirap sa krus upang magkaroon kami, Lord, ng kaligtasan. At ganoon din, Lord, yung mga juices na nagsisimbolo na yung
dugo. Lord, gagawin pa kami magkaroon ng kalinisan at kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Pero marami pong salamat at pinagiging salamat tulad ng love Jesus Christ at tiniyado para sa iyo. At salamat sa mga tao, mga kabataan ito na ginagamit mo upang mag-prepare at magkaroon ng balagahapunan. I-bless mo po sila according sa kanang pangalay namin and according to the riches of the Lord. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. At iinaw sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalito. Kaya ang sino man kumakain ng tinapay at iniinaw sa kopang ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa tinatawag ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopang. Sapagkat ang sino man kumakain at iniinaw na hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakit din ang marami sa inyo at mahilag ng nakatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo paatulan ng Panginoon. Ngunit pinatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusa kasama ng sanlibutan. Sige, isang katayon natin sa Diyos bago tayo mag-partake. Dahil sabi dito, kapag ka, nag-partake tayo na hindi tayo napasiyasat ng ating puso at ginagawa natin yung hindi kalooban ng Diyos, sakit ang iyong mararanasan imbis na pagpapala at kalusugan sa bisikan. Ano? Ikaw yung nabibigay ng hatol sa iyong sarili kapag hindi tayo humiliit ng tawad. So, napakahalaga po dito. Amen? Hindi po ito yung isang laro na ginagawa natin dito, kundi ito yung kailangan pangunawaan natin yung ginawa ni Jesus Christ kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya, isa pa tayong manalangin at lumapit sa ating Diyos na buhay. Sabihin natin, Panginoon Jesus, kami po ay lumalapit.
nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng anilagawang kasalanan. Ito kanay sa isip, salita, at sa gawa. Patawarin mo po kami, Panginoong Yesus. Siyasatin mo po ang aming puso. At kung may nakikita ka pa, labahin karunihan, linisin po ito ng iyong makapangyarihan po. Marami pong salamat, Panginoong Yesus, sa tinanggap namin na kapatawaran sa oras na ito. Kaya salamat po sa iyo pong lahat ng papulit at salamat. Kaya isa pa natin ito sa ating mga tinapay. Dahil ang Diyos ang magpailan, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga tinapay na ito na nagsisimpulo ng iyong katawan na bayubay at hirap sa krustang kalbayo upang magkaroon po kami ng kaligtasan at buhay na walang gala yung pinangako sa lahat ng mga nagpalataya sa iyo. Kaya marami pong salamat sa iyo po lahat ng papuloy at pasalamat sa Panginoon sa Kristo at yung sabi-sabi kayo. Ngayon naman ating taas ang ating mga asaro. Yes, Father God in heaven, we thank you, Lord, sa mga Jesus na ito na nagsisimbolo ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang dumanap, tumigis sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon po kami ng kalinisan at kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa iyo, Ama. Sa iyo po lahat ang papuri at pasalamat. Sa pangalan ng Jesucristo, sa Kristo kayo natin inuwi. Praise God. Okay? Kamayangan. Ating itaas ang ating mga kamay bilang isang pampagsalamat. Tapos na rin ang mga kamay. Yes, Lord, thank you so much, Lord, sa biyaya ng balanakunan. Pagkat na mag-parte sa umana nito, patuloy na maranasan namin lahat yung benepisyo na ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat sa iyo, Lord, ng pamilya at pasalamat. Sa pangalan sa Kristo, ang pansin, amen! Okay, so ngayon, tuloy-tuloy na tayo, victory, proclamation. Victory! Bibigay pa sa salamat sa mga ginawa ng Diyos. So, Lord, Lord. Hallelujah. Ipatakpala natin ang Diyos sa mga Diyos. Why? Hallelujah! Ay, that's it, sorry, you know, ating pinanggap. Tuloy natin ang lahat ng mga pinanggap natin ang sa mga sa pag-uwi sa pasamantalang tahanan ng Panginoon.
kahit ang banal mong salita, Panginoon, maging ang lahat ng tao ang nakinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, sa iyo namin lahat, binabalik ang pinakamataas sa papuri, at sa mga pagluluhan. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, sige, taas natin ang ating mga kumay. Ang nag-umapaw na pag-ibig ng ating Diyos sumay, wali sumating lahat. At ang nag-umapaw na pagpapala na walang sukat kalagyan, ay patuloy natin matanggap sa pamamagitan natin Panginoon Jesucristo. At ang malagsawang pagpisan pagkabay ng Espiritu Santo ay sumating lahat. At patuloy natin tanggahin yung pag-asa, yung pangako ng Diyos. Lahat tayo nandito, GA1 Family, ay patuloy na i-bless ng Lord. We are blessed, we are anointed, we are highly favored, and we are loved by God. Salamat po Diyos! Ito'y patuloy namin tinatagal ang ini habang kami namubuhay. Sa pangalan ng Jesus Christ, everybody say, Amen! Amen! God bless us all, guys! God bless us all. Yan, pagkain tayo ng Lord. Yan, salamat. Okay, wala pa tayo announcement? Okay, guys, every Wednesday, nandito tayo.